The Marcoses per se, medyo na hindi na ako, nawala yung pag-ibig ko sa kanila. Dahil nga sa nasira ang aming kabuhayan ng pamilya taga-Sukal dito doon sa Iloilo because of them. Isa sa mga hindi nakita sa SONA ay ang mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga. Asan sila? Akala ko si Tony the most powerful celebrity na nakakonect kay Bongbong Marcos. Kasi ayon sa isang source ko, may problema talaga. May problema talaga na pinagdadaanan si Don. In fairness kay Don, magaling lang talaga siyang magdala. Ay, hindi lang yun, ay. Yung dating hindi mo aakalaing magsasama-sama ay nagsama-sama sa isang gala night, sa isang event. Nay, merong may mga kontrobersyang nagsilabasan. Like for example, pinag-usapan na meron daw food stub. Na pinamigay. Sa gitna ng mga ganda ng mga damit nila, mga gawang ganyan, Versace at saka nila, Louis Vuitton. Kasi bilang ka, means down, di ba? Ano to, may pritong galong ko. Na parang hindi niya akalain na magagawa ng asawa niya because ang chismis, yung female singer at saka si Chinito singer ay nahuli na nagsisex sa kotse nila sa isang parking lot. Show this to my lawyer. Yay! Ako, salamat na marami, mga organic friends. Grabe na yun, nagkagulatan. Nagising na lang tayo isang nakaraan lang. No? Biglang dumadami na yung mga viewers natin. Natutuwa ako. Para bang ito na yung ating the fruit of our labor. At saka hindi, kasi we have relationships with our audience eh. Ay, yung mga comments na rin nababasa natin, kakaiba. 90% positive, kaya masaya ako. Kasi yung 10% na yun, mahala na kayo. Diba? At kailangan din nating marinig yun para ma-improve din tayo. Oh, in fairness, ha, because of the magagandang comments, pinitan tuloy ako maglagay ng blush on. Kasi di ba, gusto ko magpa-sponsor sa DPWH eh. Alam mo bakit? Papaspalto ako ito mukha ko, ako ano ko magda. Di ba, yun ang gusto nyo mga basho. Ay, nako. Nandito po tayo ngayon sa pinakabagong opisina ng OOTD. Oh, ma'am. Ganda. Tsaka very comfortable, no? Uh-oh. Ito yung sa New York. Nandito okay. Na New York, kaya... Hindi New York City, ha? New York, Cubao. Ayan. Eto na. Mga kwentong pinag-uusapan. Mga usaping gustong marinig ng mas nakararami. Dito lang nila marinig sa... OOTD! Oras ng opinion, kalakayan at diskusyon with Nanay Jobert Sukal dito. And direct chops manansala of Hiraya Theater Productions. Yay! Yes! Hello muna sa aking ibabatiin ko lang si Ma'am Weng Kahanding. She is the officer of the probation office ng Quezon City Trial Court. Oo, nanood siya sa atin lagi. Nahuhulog siya. Hindi raw siya minsan, alam mo, minsan daw gumagawa siya ng report niya, inihinto niya. Kasi nahuhook daw siya sa show natin. Thank you so much. Thank you. At sa lahat ng mga nagko-comment na nasa ibang bansa, may mga taga-Canada tayo mga nanonood na, yeah. May mga taga-Japan, may mga taga-Middle East, at may mga sa malalayong probinsya dito sa Pilipinas na nagko-comment na nagsasabing nag-e-enjoy sila sa atin. Salamat! Salamat! In our little capacity, we'll make sure na ibibigyan namin sa inyo ang inyong mga hangad na marinig, yung mga balita, updates dito sa show business and politics. As pinangako naman namin sa inyo at hindi namin kayo bibiguin, promise. Umpisa na natin ang... Yes. This is it! Politics! Okay, ano ang una natin sa politics? Eh, siyempre, ang pinaka-latest ay ang SONA. Oo nga. Alam State mo, of the Nation Address. The State of the Nation Address, okay? I think it was past 4 na yata ng hapon when I was in bed, ha? Nagpapahinga ako that time. Binuksan ko lang aking cellphone, tapos pinakinggan ko yung SONA, yung speech ni President Bongbong Marcos. In fairness, because naabutan ko lang from the start, tapos until that education, sa education na portion. Pero after that, nakatulog na ako. Nung una kasi, syempre, one of those mga typical mga paunang kwento. Tapos nagustuhan ko yung mga kwento about sa agriculture, yung mga pagtayo, ang mga kadiwa, na kung saan mabibili ang ibang mga products. Agricultural products, especially rice, no? Sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung health issues natin, na na-address naman yan na maayos.
and yung education. Gusto ko, ang nagustuhan ko lang dun, anak, nagustuhan ko yung speech niya, ang galing na speechwriter niya, because, klaro, at hindi niya ginamitan ng mga highfalutin words. Kumbaga, ginamitan niya ng simple na English na makakakonnect ang kahit sino nakakarinig. At saka yung kung ano mga sitwasyon na nagaganap sa mga panahon ito, na parang it was really applicable at hindi siya nagsastutter. Nagaling si sa Bongbong. Puso ang kanyang pagbabasa. Mm-hmm. Tama yung storytelling na ginawa ng kanyang mga writer. Yes, tama. Maniniwala ka na totoong nangyayari dahil galing sa puso kung yes. paano niya sinabi. At saka yung call it voice acting, uh-huh. ang ganda. Walang lulls, walang ano. Ako, Nay, natuwa ako na English muna, tas may Tagalog, tas may English. Yung makaka-relate ang bawat mamayang Pilipino. Yun ang nagustuhan ko. Mm-hmm. Yun ang nagustuhan ko. Kahit simply man ang ina-address niya mga issues, pero yung mga basic na issues na dapat i-address, nagawa niya. Tapos nun, after nun, Nay, after the sauna, syempre, nag-umpisa ng yung mga maritesa ng mga tao, diba? Yung mga sarili nilang comments, yung mga maka-pro at saka maka-anti, mm-hmm. ano. Pag try lang natin na balansehin, no. Ako Nay, kasi hindi ako pro Marcos eh. Ako talaga, mga pamilya ko talaga ever since, because that time ang mga Marcos, nung panahon ng Marcos kami naghirap eh. Kumbaga, kulang na lang, alam mo 'yon, yung ayoko talaga sa kanila. Except for fact na may mga ilang mga Marcoses na mga related sa kanila na medyo close akin. Of course si Senator Amy Marcos, I like her. Si House Speaker Martin Romualdo is very close to me. Other than those, wala. Isa siguro sa type ko, si Borgi Manoto at ni Marcos, syempre, Badig, di ba? Pero the Marcoses per se, medyo na hindi na ako, nawala yung pag-ibig ko sa kanila. Dahil nga sa, nasira ang aming kabuhayan mm-hmm. ng pamilya taga-Sukal dito doon mm-hmm. sa Iloilo because of them. Noong panahon nila. Ah, yes, yes. Pero, pinupuri ko siya dito sa kanyang sona, sa speech niya. Na kahit hindi mo gusto yung nasa katungkulan, at kapag nasa katungkulan na siya, kailangan mo na siyang suportahan, mahalin, tanggapin, at ibigay yung kung ano dapat mong ibigay bilang mamamayang Pilipino. That's right. And that's who I am. That's what I am. Hindi na usapin kung sino tayo ngayon. No? Ang usapin ngayon ay, yung mga, balansihin lang natin yung mga pro at saka anti na nabasa natin at narinig natin sa mga kaibigan natin. No? May mga ilan na nagsabing, like ako, totoong naniwala ako. Kasi ang pinaka-basis ng para sa akin na ya, ng kaunlaran, bilang, you know, on a layman's term, umuundad ang tao kapag bumababa ang dolyar sa piso. At tumataas ang lumalakas ang piso. Kapag ganoon, mataas ang ekonomiya, magaling yung leadership ng ating mga namumuno. Pero mataas ba ang dollars ngayon? Bumaba na ang dollars, mas tumaas ang piso. So lumalaban na. Lumalaban na. Pero yung kwento naman ang sinabi ng ating pinakamamahal na pangulo tungkol sa bumaba ang mga presyo ng bilihin. Mm-hmm. Ay sa kadiwa. Limited lang 'yun. Mukhang hindi sinasabi ng mga tao sa paligid ng ating mahal na pangulo. Na hindi totoong bumababa. Sa totoo lang, realistically, dama naman na talaga natin na nagtaas talaga lahat. Sabi nga na, as the oil price go up all over the world, is global, ay lahat naman taga-affected. Pero I think kung sa Philippines, kung pag-usapan yung, kasi ang taas ng inflation rate dito sa atin, taka mahal talaga ang bilihin. Yung kadiwa na yan, Diyos ko, ilan lang naman yan. Ilan lang kasi. Yun yan. I was about selected to say. Selected lang yan. At saka yung iba kasi, parang pipila pa ng pagkahaba-haba pagdating nung sa sila na wala na silang mabibilan. At saka, di ba sabi nila, it just lasts. Kumbaga, is good as supply last. Kumbaga, limited yes, naman. Yes, yes. Kaya hindi pa pwede talagang ipagmalaki na bumaba ang presyo ng bilihin. Wala. Generally, no. Sa pagdating naman sa usapin ng mga the fact na nagtataasan yung gas, Nay, hindi naman kontrolado ng hindi ating naman. Yes. Kumbaga, pandaigdigan na yan eh. Nararamdaman mo na sincere ang ating presidente kung pwedeng ibigay at ipababa at kumaan ang buhay ng bawat isang ng kanyang mga nasasakupan, ay nararamdaman mo naman gusto niya yun. That's a very ideal program na gusto niya pa sa katuparan. But of course, no, may mga factors kasi na sometimes it delays it,
Kasi nga hindi pa tayo, hindi pa ready that particular time ang pag ang kanyang plano pababait. Yes. Pero maganda yung mga kwa niya tungkol sa mga farm to market. Yes, ano, yes. Gusto ko yun. Excited ako doon. Ang ganda. At saka yung pagpigil sa makartel na mag-hoard ng mga basic products na, darling, sa panahon mo, kitang-kita ng mga mata natin lahat kung sino ang nag-makartel dyan. Mga people din sa paligid mo. Sana get rid of them. Sana maging totoo lang siya. Sana totoong lalabanan niya. Hindi lang ito word of mouth, hindi ito lip service. Nice, being of the getting rid of them, isa sa mga hindi nakita sa SONA ay ang mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga. Asan sila? Akala ko si Tony the most powerful celebrity na nakakonect kay Bongbong Marcos. Nay, nagkaroon ng investigasyon according sa ating sa nakapagkwento sa loob, no? Na gumawa ng sariling investigasyon ng ating presidente tungkol doon sa nangyari sa Department of Tourism. Oo, di ba yung slogan? Yung bagong slogan ng na Love the Philippines. Oo. Na nangyari, nalaman na ang Love the Philippines ay galing sa Love Cyprus. Oo. It was not our original, pero it looked like naging original sa atin. Kasi mga videos na pinaano to promote the Philippines, parang hindi naman sa Pilipinas. At the person behind this was Paul. Parang ganun. Paul manipulated a lot of things. And because of that, noong una, naririnig lang ng ating mahal na Pangulo, gumawa siya ng sarili niyang investigation, fact-finding committee. Mm-hmm. Na kung saan ay nalaman niya na si Paul Soriano talaga ang naging ugat. Okay, ito na ngayon. So ano nangyari kay Paul? Sinipa ba siya? He's no longer a part of the used to be position na meron siya. Oo. Ito yung position na kung saan ay mas talaga malapit siya sa presidente dito. Oo. So ngayon, I'm sure marami natuwa. Kasi 'di ba balita ko noon pa, 'di ba, when si Paul Soriano, direct Paul Soriano. Ito narinig ko lang na talagang he's being disliked by so many of many employees in that particular office of the president kung saan siya nakatalaga sa Malacanang, marami daw imbyerno sa kanya. Na ako dito on a personal note, no. Tumaas ang tingin ko sa ating presidente kasi alam mo na supporter niya ang dalawang mag-asawa na to. Na bash ang mga dalawang ito dahil sa pagsuporta nila, no, during the campaign na ating presidente, no. Maraming nag-hate sa kanila. Marami na rin naman nagmahal sa kanila. Pero sumikat ang dalawang mag-asawa dahil nga supporter talaga sila ng Marcos. Pero, in spite and despite of that, ay nagawa niyang paalisin o kausapin na umalis muna dahil talagang nakakasira siya sa plano na meron ang ating presidente. Mabuting ganun. I like it. I admire that move. Kasi, syempre, hindi siya maaabuso ngayon. Hindi siya maaabuso. And I heard right after the SONA yata, may mga nag-resign. Alam mo, maraming nag-resign. Kumbaga, natamaan. Tinamaan sila. Siguro, dahil kumilos na yung presidente. Kasi ang dami na kasi nangyari. Alam mo, there's one thing na nakakatuwa is this, no? Sasabi na nagtatanggal na siya ng mga maling na-appoint. Kasi mula nung nagsimula siya, di ba? Ang dami kasing mga na-appoint na hindi karapat-dapat sa posisyon, na ang gulo-gulo ng plantilya niya. Na naging makasarili ang bawat galaw ng mga tao. Na naging parang hindi para sa maras na kararami, kundi para sa kanila lang. Natawa na rin siguro sa presidente. At unti-unti sana ay kung mapanood man ng ating na mahal na presidente, na tama po ang ginagawa ninyo. Oo. At least seryoso ka sa pagtulong at sa pag-upo mo bilang Pangulo. Hindi yung Pangulo ka lang for the power. Pero at least maganda ka rin palang plano para sa bansa namin. And I hope mag-materialize lahat ito kasi ang makikinabang nito ay ang ating mga abong pamilya natin, mga kabataan, mga future generation. Because, di ba, bilang Pangulo, sabi nila he's a weak leader. Di ba, sabi nga ni Duterte of him, no? Yes, yes. He's a weak leader, which I thought too, ha? Kasi parang lalamya-lamya lang, wala ginawa ko din mag-travel. Pero with these kinds of moves na ginagawa niya. Atuwa, sasaluduhin mo. Tuloy-tuloy mo lang yan, sir, ha? Tuloy-tuloy mo lang yan. At sa dalawang mag-asawa na si Paul and Tony, tuloy-tuloy niya ang pagpahinga. Di kasi naramdaman kong alam mo when they were in position, kumbaga that very short term na position na enjoy nila, naramdaman ko yung yabang. Naramdaman ko yung yabang umakyat, no? Sa ulo. Oo.
Because si Tony is close to me, yes. Sila Mami Pinti. Mm-hmm. Pero naramdaman ko yung parang pag-detach nila sa realidad. Because, well, siguro marami silang pera. And nga, sabi nga na, the most powerful couple, showbiz couple, kasi nanalo si Bongbong. Kay Tony Nay, nag-umpisa yung sinasabing cancer culture. Yung sinasabi niya that she is not for that. If you do not like me, sige, okay lang. Para sana na i-prove nila na mali sila. Na mali yung mga nagka-cancel sa kanila. Kaya nga. Pero sa nangyayaring ito na ay parang tunay na nga na may mali. May mali. Oo. At sa bawat mali na may katapusan at may hangganan ang bawat isang ganan. Pero mukhang okay lang sila ha. Kasi at least kahit nagkamali sila, kahit simula pa lang, nakapag-shubi na. Nakapag-shubi na. What's shubi? Nakapag-tabi. Kasi di ba naalala mo yung kwento tungkol sa campaign? Kay Tony Gonzaga. That's why she was forced to resign sa ABS for delicadeza. Yes. I heard lang, ha, hindi naman confirmed, that she was paid 120 million. Tumataginti 120 million. Wow. Yeah, for the whole campaign of Bongbong Marcos. Plus, the fact, of course, na ang dinrailan niya, that's why they helped now because ninong nila si Bongbong sa kasal. At kamag-anak siya na si Paul. Ng first lady. Oo. Kamag-anak yata si Paul ng basta sa pamangkin siya ng first lady. Pamangkin siya ng first lady. Pero, kumita ro si Tony dito. Pero sa bagay sa isip ko, hindi malayo mangyari. Magaling mag-manage si Mami Pinti. Hindi pwede dyan ang tiway-tiway. Hindi, tsaka marunong. Sa nangyari na ang dami mga nag-crucify sa kanya, I think deserve naman niya. Balato naman siya. Joke lang. O naman, mikis-nipis mo naman. Wala sa sinasabi. Wala ba? Akala ko may sagot eh. Kasi parang may ano dito. Parang may sagot. Yan ako. Ano man yung totoo ng pangyayaring yun. Basta siguro, ang alam lang natin ay Paul Soriano is no longer a part of the office of the president. It will always serve the purpose. Mm-hmm. It will always serve what you deserve. Yeah. Depende kung ano ang iyong tinanim. Yeah. Call it simply shawarma. Karma. Well, if that's what you call karma, so be it. I mean ako sa akin lang na sa lahat ng mga bagay na dumadating at dadaan sa atin, gaano man siya kahiram, palo lang siya ng Diyos, pero may maganda pa rin plano ang Diyos para sa kanya. Tsaka hindi lang naman sa inyo yun. Kahit sa amin din naman nangyayari dun. Oo, kailangan nating mapalo at matuto. Behave. It's being about being behave na eh. Uh-oh. Hindi ka naging behave sa Facebook mo itong mga nakaraang araw, ah. Bakit naman? Ano meron doon? Wow! Feeling innocent? Feeling pure? Which is which? Pwede lang dawe, ah. May mga emote ako tungkol sa love life. May mga emote ako tungkol sa mga anikanik. Ang pinaka pumatok sa dami ng comments na i-post mo ay yung about Don Lagdameo and Don Sotero. Ah, yung kaya... Wow! Actress, di ba? Artista ka dyan! Actually, may isa akong very reliable source na pumunta sa akin sa Music Box one night, no? At sabi niya, na-mention sa akin na, Jobs, sabi niya, alam mo na ba yung tungkol sa kwento nila Don Silueta at Anton Lagdameo that they are on the brink of, maghihiwalay? Talaga? Why? Sabi ko, unang nasa isip ko, ideal na ideal sa akin ang marriage ni Don at saka ni Anton. Di ba, wala naman tayo narinig talaga na may skandalo because, you know, Don is a very sweet lady, napaka-class, at saka ang ganda, ganda ng iiwanan mo ba yung ganoong pagkatao, di ba? Yes, di ba? Parang hindi totoo. Pero sabi ko nga, on hindsight, sabi ko, paano nangyari ito? So, I saw a photo of a girl na di umano ay... The reason kung bakit nagkakaproblema ngayon si Anton at saka si Don. Because si Sir Anton, di ba? Because he's special assistant to the president, former congressman of Davao del Norte, si Anton Lagdameo. Who happens to be, pakilala natin si Anton, ha? Si Anton Lagdameo is the grandson of Antonio Florendo, di ba? The banana magnate na nag-asawa ni verse 1973 yes. Margie Morat. At saka, he is a Florendo. His mom is a Florendo who is married to Lagdameo. Ngayon, eto ngayon, so kinuwento sa akin ng friend ko na mukhang naghiwalay or what. Parang ganun ang dating sa akin. So that's why Don pala left for New York.
He left for the she left for the States. Okay. A few ito last July lang. Itong okay. July lang din yata eh. Uh-huh. She left for the States, pero sinabay na lang niyang excuse. Sinabay na lang niya na ang may ballet school ang anak niya si Ayesha Madlen. Mm-hmm. Dalawa kasi anak nila eh. Si Jacobo Antonio at saka si itong Ayesha Madlen na may ballet schooling doon sa New York. So sinabay niya doon, pero part of the reason, part kung bakit siya umalis ay dahil sa talagang may problema sila ng kanyang husband na si Anton Lagdameo. Umalis ng walang, ng tahimik lang? Napagkasunduan lang siguro somewhere na syempre part of that is yung sa anak niya. Yes. Pero may problema talaga sa marital ni Anton Lagdameo. Sabi ko, teka lang, I have to research on this kasi may nakikita kasi akong picture of a girl, of a lady who's a lawyer, no? I don't want to name her, pero ipakita niyo lang dito sa sa program natin na ito di umano yung babaeng nililink kay Sir Anton. Okay. This girl yata is working also for the government, for Malacañang. Oh. For him, no, parang undersecretary or what. Oh, nakakasama niya. Nakakasama niya. At saka talagang marami ako naririnig actually, pero ayoko i-confirm that they are together in all the official functions, that kung saan nakasakay na kotse si Sir Anton, nandoon yung girl, even sa bahay niya, she works in the house of Anton. At this girl, di umano, ay nakikita ng mga kapitbahay who lives the house of Sir Anton and Don, yung bahay nila. Mm-hmm. I think San Lorenzo Village siguro ito. Mm-hmm. Na umalis ang bahay ng madaling araw. Na para bang, yeah, madaling araw daw, madalas daw, no? Pero sa isip ko naman, ako gusto ko lang just for the benefit of the doubt. Yes, of course. Ako, sabi ko, it happens to politicos, to even to us, na sometimes as workers, di ba, wala namang oras sa ating matrabaho eh. Baka ako part of the, inaabot silang umaga sa trabaho. Kasama sa trabaho, sa planning and all. Diba? Pero iba ang tono na pinaparating sa akin ng ano eh, ng source ko, na nakikita talaga na sweet. Kulang na lang mag-holding hands daw in public. Talaga, nagulat ako. Sabi ko, I can't believe that she can do this to Don. So, another friend of mine nag-comment sa akin. Sabi niya, alam mo, imposibleng hiwalayan ni Anton si Don. Because, sabi niya, napakaganda ni Don at napaka-class. Simple lang din ang sagot ko sa kanya. You know what? Ganito na naman. Let's put it this way. Parang si Don ay para ihaling tulad natin sa isang mamahaling steak. Diba? Pero kung isang tao, pag puro steak ang kinakain araw-araw, naghahanap yan ng paksiw na bangot, ng pritong galunggong, adobong baboy, sardinas. Gusto tumikim sardinas, tikim, tsaka yan babalik sa steak. Yes. Diba? Ganun lang yan. So, I'm saying like, what I'm saying is, you know naman, di ba, na, kahit bata pa tayo, in psychology, na pag-uusapan lagi, even in school, that men are born polygamous by nature. Totoo naman yun eh. I don't know if it applies to Sir Anton. Pero, hindi naman ibig sabihin na kapag tumikim ka ng iba, hindi mo na mahal ito. Pwedeng ganun eh. But you know, pero hindi kailanman makiintindihan or ng lahat ng babae ganyan, lalo na for a Don Zulueta. Actually, they understand that eh. Kasi I'm sure nangyayari sa kanila yan eh. But they're in denial eh. Lalo na sa mga mayayaman. Sa mga mayayaman, sa may mga sinasabi, ang dali sa kanila yan. They can cover it up by syempre buying the other partner with the mga magandang bahay, ibabahay sa kabilang subdivision, may mapera eh. Yes. At saka hindi nila hayaan na matarnish ito publicly because may mga pangalan sila pinaprotektahan. So, ako naman, sometimes isipin mo rin, anong bata sila, iba ang love nila. Pero as you age kasi, pag tumatanda, more often than not, ang lalaki ang nagluloko eh. Ang lalaki mapaghanap. Sa madaling pagkakataon. Sa madaling pagkakataon, ang lalaki normally ang naghahanap. At ang babae will just try to understand for as long as you provide. At hindi mo kami iniwanan, inuuwian mo kami. So, ganun eh. What are you trying to tell me? Yung pagpunta ni Don Zulueta sa ibang bansa is tantamount ang paghihiwalay nila o pananahimik muna? Pananahimik lang muna. In hurting. In pain. Mm-hmm. In pain. Mm-hmm. Gusto ko lang kung totoo ha, kung totoo that this really is marital issue. Because kinonfirm ko rin ito with another reliable source na non-showbiz friend natin. Yes. Tinanong ko siya kung, did you hear about this issue of Don at saka si Anton? Mm-hmm. Sabi niya, matagal na yan, Jobs.
Matagal na raw yan. At saka si Dawn is just keeping her silence. May truth daw to, may hint of truth dito. Pero hindi lang niya alam kung sino yung girl. At saka, kumbaga, I'm sure Dawn has investigated also on her own. Pero syempre, you know, Dawn will not ever allow anyone na gawin circus ang kanyang, public, ang kanyang private life. Knowing Dawn, napaka-dissenting bata. At saka, even si Anton, you know, the Lagdameos for me are also special. I don't know lang if how Anton is related to the late DOTC Secretary Louis Lagdameo, si Tita Chingay. These are close family friends of ours, ako at saka si Kuya Boy, because we worked with them for some projects before. Napakabuti, napaka-edukado, dissenting pamilya. Still, Lagdameos pa rin yan. Hindi yan nagkakalayo. For sure, magkakamag-anak yan. So, I have high regard for Anton. Pero syempre, natural lang yan sa mag-asawa minsan that they go through a certain phase na, syempre, pag nagkakaedad din, kahit gaano kaganda si Don, as she ages, nagkakaedad talaga. 54 na siya. 53, going to 54. At ang ganda ng love story nila, di ba, when they were younger. Alam mo paano nakilala ni Don si Anton? Si Anton kasi is best friend yata of Monsieur Del Rosario. Si Monsieur was former boyfriend of Don. Ex of Don. Ex ni Don. So, wala na sila that time. So, ngayon, nag-pave ng way para makakilala ni Anton, si Don was Mon. So, kasi type na type pala ni Anton, si Don Zulueta. So, siyang nag-quad. So, mag-birthday ngayon si Anton. So, January 28 yata, if I'm not mistaken. In-invite niya si Don through siguro si Mon. Tapos, ang ginawa naman ni Don, pumunta siya. Diyos ko, nagulat siya sa party, walang bisita, siya lang. Oh. Alam mo yun? So, feel niya yung... Yung special. Special. So, tapos, nagpaalam sa kanya si Anton, if I can court you. Parang ganyan. Wow. Ang ganda. That's so sweet. Oo. At saka, Anton was so good looking. Gorgeous. Kung si Don, napakaganda. Gwapo rin si Anton. May sinasabi. It all started there. Tapos, finally, after a few months yata, they decided to settle down. They married in New York. Sa New York sila pakasal. Tapos, ang ganda. After 4 years at after some time nagkaroon siya ng anak, ito nga si Jacobo Antonio, yun ang pangalan niya. Pangalawa, after 4 or 5 years, nanganak naman Aisha Madlen. So they have 2 children. Perfect kasi babae at lalaki, ganda. Pero you know, as time goes by, as time flies, hindi maalis yan na lahat naman, no, there's no perfect marriage, there's no perfect family. May mga obstacles yan, may mga struggles yan, may mga sulyap-sulyap dyan, lalo na sa lalaki, even especially in politics. Especially in politics. Kasi nga, maraming mga tao sa paligid na... Oo, diba? Kasama sa PR yan. Yes. Alam mo, PR ng mga politiko, Diyos ko, I'm privy to some of them, magkikita sa bar, may kinukontakin sila ng mga jugaling. Mga pimps. Magkukontakin nila para magdala sa kanila ng girls, no? Para PR lang kay inuman nila. Totoo yan. They pay. You can ask Paul Soriano. Paul knows that. Mga ganyan, may mga bisita sa mga businessmen, mga politika. May mga, hindi naman, not necessarily na ibabahay nila. Yes. Yung iba, pwedeng one night stand. Yung iba naman, pwedeng kainuman lang. PR. Ganun yun. They're exposed to that, to those kinds of life. So, ngayon, siguro baka ganyan din yan sila Anton, hindi siya exempted sa mga ganito mga eksena . Minimal na yung hindi, in some instances there are some may mga offerings diyan. Mga offerings, mga alay . Ganyan. Pero ito yung kay Anton naman, it's a different story kasi ang sabi daw, this lady daw works for him. Malapit na tao sa araw-araw nilang nakakasama. Ngayon, this lady na tinuturo nila, I'm not confirming this, but it's very controversial also. Kasi daming issues din niya sa politics. May mga, I don't know kung totoo, mga graft cases na parang, I don't know ha, this lady who's a bar top notcher daw ito. Matalino. At young. At pretty. May pera. Lahat ng, andoon. Perfecto. So, kumbaga, kahit sinong lalaki, hindi ko mauhumaling. Yes, baka you cannot say no to her. Alam mo yon, with intentions or without intentions, baka magkahulugan ng loob yan. At eto nga, kumbaga, na-involved lang because it's Don Zulueta. Yes. Kaya napag-usapan because it's Don Zulueta involved.
hindi naman pwedeng pag-usapan ng taong hindi nyo naman kilala. No? Oo. Kaya natin pinag-uusapan ngayon dahil isang masarap na kwentuhan na sana sa puso ko ay sana hindi totoo. No? Pero totoo. With the looks and with all the things that's happening and ang pinag-uusapan ngayon, ay maaring totoo pero sana'y face lang ito ng kanilang relasyon. No? That's right. Tama yon. Kaya yung dahil kung halimbawa man face ito ng relasyon nila, let's give them the space that they need. Yes. Para lang malay mo mapatch upan ng mga bagay na. Because sayang naman. Kasi we still believe na may mga couples pa rin that last for lifetime. Hindi lang natin hindi kayang hindi pag-usapan dito. Dahil may nalaman ka na eh. Yeah. Diba? May nagtatanong. May mga kumukontra. O sumasabi, nagsasabing sinisira natin yung isang relasyon na maganda. Hindi naman, ako, lalabanan ko talaga magsasabi na we're here, ang intention natin na isira. Because unang-una, they're such a beautiful couple. Ako personally, personally, I admire this couple. Because for the longest time, hindi ito madalas nangyayari, anak. Hindi ito madalas nangyayari. Si Don at saka si Anton will send me Christmas gifts for the past 10 years. Religiously. Yung alam mo, yung makatanggap ka sila ng Christmas card, yung binabati ka, yung soap na mamahalin, na hindi ko naman ginagamit. Alam mo naman ako, Diyos ko, sabi ko sa DPWH ang kailangan ko. Pero alam mo yun, that they're so thoughtful, hindi ito para sila. Diyos ko, nagdadasal nga ako na sana hindi mauwi sa hiwalayan. Kung dumadaman sa ganung phase, ay sana they'll work things out. Yung ganon. So, yun lang. Dalawang pangalan ng babae na babasa ko eh. Dalawang pangalan. Yung sinasabi na sa plane daw, sa isang private plane, na ginagamit daw ni Sir Anton, ang private plane ng President, ni President Bongbong, ng President, ng government, ay kasama yung babae na pinangalanan nilang Attorney Joey, J-O-I-E, Domingo, yung isa doon. Tapos ito naman, Attorney Atalia Sheena Leong. Pero itong babae na sinasabi nila na Bartop Natcher, si Attorney Leong yata, ito yung sinasabi na USEC niya, na parang trabaho sa kanya. I don't know who is who. Pero dalawang girls ang nililing sa kanya na di umano. Pero isa lang yata dyan ang totoo. Kung may totoo man ha. Kung isa, dapat isa absuelto doon. So yun, kasi sabi ko, maraming nagtatanong, how was he able to use the presidential plane? Darling. Diyos ko, ikaw ba naman ang nabigay ng pinakamalaking campaign fund kay BBM noong nakaraang elections? Kasi ang alam ko, nabasa ko na si Anton Lagdameo, si former Congressman Anton Lagdameo, has donated 240 million pesos in campaign funds. Diyos ko, na isa siyang pinakamalaki. I don't know kung may mas malaki pa. Siya ang pinakamalaki ng binigay. So, Diyos ko, ako yun. Diyos ko, baka iregalo ko sa kanya presidential plane. Alam mo yun? Yes. Siguro, kaya that's why he was appointed special assistant to the president. Pero, I don't know lang. Sana ako lang. Yun lang dasal ko talaga na sana hindi totoo na mag-iwalay sila ni Don. Kasi, ayon sa isang source ko, may problema talaga. May problema talaga na pinagdadaanan si Don. In fairness kay Don, magaling lang talaga siyang magdala. Ay normal na may pagdaanan ng dalawang mag-asawa. Lalo na Don Sulueta ito Anton Lagdameo, no? Normal kahit hindi ka ganoon kataas na ang pangalan mo o kalaki ang pangalan mo. Normal na may pagdadaanan ng dalawang mag-sing-irog o mag-asawa, no? Dalangin namin na maitama, no? Makapag-patch up or sana nga hindi totoo kung pwede lang na hindi totoo, no? At saka in fairness to the ladies, no? Halimbawa man hindi pala totoo, sana mag-clear nila mga pangalan nila. Magsalita? Ay bukas ang programa bukas ito, ha? Yes po. Ang OOTD ay bukas sa lahat ng mga taong involved for their side of the story to clear your names. Kung hindi kayo involved, 'di ba? Dapat maipagtanggol yung sarili niyo. Pero kung involved kayo, congratulations and good luck. But congratulations, ikaw naman. Oh, congratulations kasi na-achieve niya yung gusto niya. Diba? Alam mo yung gano'n. Pero kung pag hindi kayo involved, alam mo, bukas ang programa namin for your side of the story. Sir Anton Lagdameo, bukas pang program namin. You can even send us a message for us to read to the public kung meron kang gusto iparating. Kung mapapanood naman din ni Miss Don Sulueta ito. Don. Ang isa sa mga pinakamagandang mukha at sa larangan ugali at puso, no? Pinakamagandang ugali sa larangan ng show business na eh. Kapit lang. Ang sabi nga nila, kapag mahal mo at mahal ka, walang iwanan.
Tama yan. At saka sa mga tao na akala nyo naninira lang kami, sa ibang mga, sa mga close sa kanila who think they know so much about the private life of this couple, na akala mo eh, kasama na 24 hours a day, akala na kasi nila, sinisira natin ang buhay ng mga isang. Hindi po. It just so happened that not because they're just public figures, but they are very popular public figures na talagang napag-uusapan. Hindi nyo kami masisi, hindi dahil sa sabi nyo, nakikitaan namin yung mga chismis na mga pagkamarites namin. Yes. Hindi po. May mga pinanggagalingan ito. At saka, hindi nyo marinig sa amin, marinig nyo ito sa iba eh. Kumbaga, let's ayusin na natin, himayin natin ang tama. Oo. Kasi hindi naman kami nagsasalta dito, hindi namin kinukwento ang mga narinig namin at napag-alaman namin about what's happening sa mga buhay nila para lang masira sila. Wala kami ganun intention. Kami mga demonya. Yun! Alam mo na! At least napag-usapan na natin yung bagay na nalaman mo na pwede natin ikwento sa ating mga ka-OOTD na. Tsaka nakakami si Don. Don, uwi ka na nga. One of the finest actresses in town. Yeah. I love her. I love Don Zulueta. Yakap-yakap. Bait niyan. Anyway, isa sa mga bagay na gusto rin malaman ng marami mga ka-OOTD na yung nangyaring GMA Gala Night. Oo nga. Gaganda naman dami. Hindi lang yun na. Yung dating hindi mo aakalaing magsasama-sama ay nagsama-sama sa isang, sa isang gala night, sa isang event. No? Ano si Vice Ganda, ang courteous, di ba? social climber dating ko. Yung nakita ko interviews nila because di ba ang showtime kasi di ba nasa GMA, what ang TV, ano yun? Sa GTV. Nandun sa GTV. Kumbaga, at least may connect na. Pangalam ko, napaalam yata si Vice sa management kay Tita Cory Vidanes kung pwede siya umattend ng gala night. So sabi niya, i-consultan niya parang hires up nila. So parang I'm sure pinagagan. Pinagagan. Oo, kasi wala na talaga yung network war. Pero akala ko, siyempre si Vice, ba, pabulosa yan. Pag magsuot, magdamit, di ba? Nung makita ko siya, ang layo pala niya. Yung pagka-class ng damit nila, Heart Evangelista. Yes, graphic mega heart, manay. Oo. 16 million worth ang kanyang suot. Kasama yung damit, yung alahas, and everything. 16 million, Diyos ko, kahit 1 million lang doon, wala pa ako nahawakan, ha? Galing-galing. Naglabasan na yung mga lovers, yung mga nag-debate, yung mga parang kahit hindi sila mag-confirm, nandun na sila. Si Alden Richards wore a Louis Vuitton na closed sa neck banda. Ang ganda ng suit niya. Pinaghandaan, di ba? Oh, kasi nga minsan lang sa isang buong taon yung ganoong pakiramdam na artista ka pero kasama mo sa isang event ang lahat ng mga artistang where you are all seen. Di ba? And to be a part of that is really a momentous event sa bawat artista ng GMA, no? Yes, congratulations. Nay, merong may mga kontrobersyang nagsilabasan. Like, for example, pinag-usapan na meron daw food stub na pinamigay. Sa gitna ng mga ganda ng mga damit nila, mga gawang-gawang Versace at saka mga Louis Vuitton. Tapos ibila ka, food stub, di ba? Ano to, may pritong galong galong. Totoo ba yan? Diba, aring hindi yung totoo, diba? We were trying to call some people. We tried to call some people na kung totoo man yan. Siyempre, papasabalayan nila. Dahil nga, para sa kanila, to be a part of that, siyempre, hindi... It's more than enough. It's more than enough. Pero pwede rin, ako, positively, ang gusto ko lang tingnan kung bakit halimbawa lang may food stamps. For headcount, but that doesn't mean na yung siniserve na food ay parang food na parang sa catering ng mga shooting. I'm sure they prepared nice food there. Pero siguro pang head count lang siguro. Parang inano nila, parang may mapag-usapan. Pero ang cheap na. Ang cheap naman na Ang kinang ng gabing yon, tapos may food stop. Parang mismo ang GMA mismo siguro, hindi naman nila gagawin at iisipin na gagawin yun. Diyos ko, kapag pupunta ka ba doon, nahanapin pa yung food stop. Baka mamaya right after the event, naalis ka na lang. Hindi kasi face value lang eh. Oo. Pag artista ka, diba? Subukan na bigyan ng food stop si Marian Rivera. Kaya talaga sila ni Marian. Hoy, ganda-ganda ng gang ko. Worth 5 million ng gang ko. Tapos ang food stop, ano ba pagkain yung pinagmamalaki doon? Parang hindi nangyayari. Hindi naman siguro. Baka wala naman. Congratulations GMA. Congratulations. Ang ganda ng mga damit, nakita ko. Ang ganda ng gabi.
Isang makulay, isang maningning na gabi para sa lahat ng mga nagniningning ang kanilang mga tala. Yes. Na, alam mo, parang ano yan eh, parang sa Star Magic, may Star Magic Ball before, kaya lang wala na kasi wala na ABS. So dito naman, at saka ibang artist nila kasi nandun na si Jimmy. At di sabi nga ni Vice sa kanya, Ann Curtis, sabi na it's nice to see old friends again. Yes, ano, ipat na doon. Maganda yan, no? At least they get united. Yun. Speaking of united, Nay. Ano? Parang gusto kong pag-unite natin ngayon lahat ng mga ka-OOTD natin. In a way na pag-uusapan nila ang Blind Item! Oh my God! Ito na, ha? Hawak na si Sisa. Hawak na sila. Then, okay. Blind Item ako. Pang-unite talaga ito. Mm-hmm. Sana lang ma-unite kayo. Ito'y tungkol sa isang babae. Sikat na female singer. Married singer. Ito. Okay. Okay. Tapos, sikat na sikat. Pati international. Siguro, lumalabas siya sa mga sa mga shows abroad. Okay, siguro okay. May mga concerts abroad. Okay, okay. Kahit mga singers dito natin mag-show mas abroad. Isang sikat na babae na hindi mo akalain na magagawa niya ito. Yung itong kwentong ito. Jesus, magagawa niya ang? Sige. Eto na. Meron pala siyang secret love affair with another male singer na Chinito. Doon na lang siya magkuha ng clue sa Chinito. Okay, sa Chinito. Okay. May nagre-react sa ating nanon. Magaling to. Magaling na male singer ito. Ngayon, nagulat ang marami sa circle nila kung bakit naghiwalay si female singer at ang husband niya. Oh, naghiwalay. Okay. Hindi dahil sa nabalitaan niya na may relasyon ang kanyang asawa dito sa Chinitong singer. Pero, yung nangyari, na pangit na nangyari, na parang hindi niya akalain na magagawa ng asawa niya because ang chismis, yung female singer at saka si Chinitong singer ay nahuli na nagsisex sa kotse nila sa isang parking lot. Wait lang ha, hinga lang ako. Isang singer na sikat, isang Chinitong singer. Si singer na sikat, napakagaling, napakaganda, may asawa, nakipag-sex ako sa kanya. Singer niya. Ko singer niya. Sa kotse. Sa parking lot. Paano malalaman ng asawa na eh? Siyempre, may maraming marites, marisot, na nag-confirm. Okay. Kasi talagang sa circle nila, sa maliit na circle nila, putok pala yun. Kaya nang pinagtakpan lang. Ayan. Kasi nga, nahuli nga sila na nagsisex sa kotse sa isang parking lot. At saka, alam mo, nakakaloka. Ang kinaloka ko lang dito, it could happen. Marami naman ako narinig na mga ganito, nahuli si ganito, si ganyan. Pero ito, napaka hindi ka panipaniwala because wala sa personality, lalo ng babae, that would go this far. Controversial ba itong babaeng ito, Nay? Ay, oo naman. Lahat naman sila naging controversial, di ba? Okay. Lahat naman sila naging controversial, di ba? Okay. At saka, basta, nakakaloka siya. Wala sa personality niya. Pero, naniniwala pa rin ako kasi parang silang artist talaga nitong kanyang sex partner. Mukhang nag-meet yung nag-meet kanilang mga... Libido. Alam mo? Hindi, wavelength lang. Strict parental guidance. Wavelength. At pag artist, yung ka-extreme. Yes. Na lumabas. Di ba pag artist ka, you're wild. Kasi, halimbawa, ako yung lalaki. Siyempre, tas... Sisko, ba't di ako papayag? Oo. Di ba? Lalo yung... Yung singer na yun. Oo, kasi parang napaka-stiff. parang... Hindi naman dyan. Sabagay. Pero for all you know, yung mga ganitong klase yung mga babae, ito mga wild. Ito mga, yeah. Ito taga mga wild. Kung sino pa yung mga... Demure. Diba? Okay, meron kang... Clue? Wag na. Bakit? Wag na, kasi napakaraming mga singers. Baka mamaya. Kasi pag binigyan ko ng clue, buko eh. Na-LSS tuloy ako, man. Yung kantahan kanina. Na parang naalala ko na naman yung last song syndrome. Oo nga. Ako na last song syndrome din ako eh. Diba? Diba? Yun ang sasabi ko. Pero yung lalaki. Yung lalaki, Chinito eh. Chinito. Gwapo ito. Parang member ito dati ng isang grupo eh. Me. Hayaan mo na.
Hindi, hindi. Bigyan natin ng konti lang naman yung mga OOTD. Member nga ng grupo. Ano pa? Ang dami grupo eh. Ito yung hanapin nila. SB19. Hindi sila mapayag, no? Kahit paano, bigyan mo ng kahit yung lalaki man lang. Hindi naman ito bagets. No? Hindi sa bagets. May letter T sa kanyang pangalan. Ay, sorry. Oo. At ito, may kaapelido siya ng isang komedyante. Oh! Sikat na komedyante. Ang daming komedyanteng sikat na. Ay, sikat na lalaking komedyante. Okay. Oo, yung totoong apelido ng sikat na komedyante na yon. Kaapelido niya. Huwag na natin yung kon, ha? Sa mga kaibigan ko, ito lalaki ito, sinasabi nila dati, nung medyo ano ba, kamukha ko daw siya. baka yan nila. Dati pa na. Yan nila yung picture mo, zoom in. Sino pa kamukha dito? Oo, di ba? Basta ha. Yan. Chismin. Ang saya na eh. Di ba? Oo. Okay ha? Basta ha, hulaan nyo na lang. I-comment nyo sa baba kung sino hula ninyo. Comment lang po, patuloy na mag-comment sa kung sino yung mga hinuhulaan ninyo. At kung may mga bagay na hindi maganda para sa inyo, okay lang, pag-usapan natin yan, we can read that. Or sa mga gusto-gustuhan yung episode namin ito, continuously lang po, bigyan nyo po kami ng kalakasan na ibigay dahil yung ginagawa po namin ito ay hindi ganun kadali. Pero nagiging may katotohanan, yes. Nagkakaroon ng katotohanan yung mga bagay na ginagawa namin dahil po sa inyo at sa pagmamahal po ninyo sa amin. Sabi nga namin lagi, hindi lang because gusto lang magkwento, gusto namin kayo ma-entertain, but of course, want you also to learn a lesson or two sa mga kwentong inilad namin sa inyo. Kaya lagi kayong mabang at mag-subscribe dito sa aming show ang OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. Kaya mag-subscribe na, pindutin ang button, kung anong button man yan, di ba? Para ma-update kayo sa lahat ng mga videos namin dito sa aming maliit na programa. I-share nyo po sa inyong mga kaibigan yung bagong tambayan po ninyo para hindi lang po kayo ang nakakanood at na-entertain namin. Oo, sa lahat ng nanonood, spread the word. Konting okay? Subscribers na lang po, lalo po kaming lalakas, kaya patuloy po at maraming pong salamat. Kasama ko po ang aking isa sa mga pinakamahal na nanay na si Nanay Jobert Sokal dito. At ang magaling kong anak, not just a very good theater director, but a very good soul. Of course, Direct Chops Manansala. Na nagsasabing, bumabagyo ngayon. Maraming mga bagyo rin sa buhay ninyo. Para patuloy tayong maniniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. At nilagay ko sa Facebook ko one time, if you have the capacity to help, just help. Huwag nyo nang mas mamili kayo. Kayo ang hihingi ng tulong o kayo ang tutulong. Yun lang naman ang dapat natin panuntunan sa buhay. Tumulong tayo hanggat makakaya natin. Maraming salamat! Bye! Bye.